Ang nakaraan, tinumo na ng grupo nila Islaw ang isang yungib kung saan ay kanilang hinalukay ang kalupaan upang hanapin ang labi ng pugot na pari na inilibing. Subalit, biglang natigilan si Islaw dahil nang madikit ang kanyang braso kay Mang Bokyo ay may tila gumapang nakakaibang elektrisidad sa kanyang buong katawan. Kung kaya bigla niya itong tinitigan. At sa pamamagitan ng kanyang kakaibang kakayahan, nagbago ang kulay ng kanyang palintataw. Nasa kanyang pagkakatitig sa matandang albularyo, ay kitang-kita nito ang tunay na anyo ng kasamang si Mang Bokyo. May mahabang sungay, kakaiba ang itsura at kulay. Habang nakayuko, wari takam na takam sa pagbubungkal ng mga mamahaling mineral. Oh, mga bata! Huwag na kayong matulala dyan. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang ang paghuhukay. Para gumingawa na ang ating buhay. Ito pa, oh. Ito, punin pa to. Napaatras si Islaw. At kamuntikan pa itong mabuwal na buti na lamang ay nasalo ito ng matandang supulturero na hindi naman naging mahirap ang nangyayari ayon sa pag-oobserba ng matandang supulturero kung ano at bakit ito nagkakaganito. Kung kaya... Pot! Halika! Halika dito! Tali! Tumayo ka! Kay Mang Bokyo! Ha? Tali! Teka lang! Halika dito! Pabaya na! Nakakadami na nga ako ng napupulot ko! Hindi! Halika na dito, Pot! Itigil mo na yan! Ha? Halika, dali! Teka lang! Ano ba yun? Bakit ba kasi? Tulungan mo na lang kaya ako dito na mamulot! Dali, oh! Oo nga naman, bata! Samahan mo kami dito! Pag-ukay ng kayamanan! Madaming kayamanan! Halika! Sumalo ka sa amin! Okay lang! Bukay! Ika ng matandang albularyo na nababaliw sa kanyang pagbubungkal sa may lupa. Ngunit, nagbanta na ang batang si Islaw. Pot! Itigil mo kayong ginagawa! At lumayo ka! Lumayo ka yan! Sa huwan na Mang Bokyo! At dito, tumigil sa pagbubungkal ang huwad na si Mang Bokyo. Dahan-dahan, tumindig ang walang tigil na humahalakhak na matandang albularyo. Nagkubli na sa likod ni Islaw ang kaibigan nito. Ala! Islaw, anong nangyari kay Mang Bokyo? Nag-almusal naman siya, di ba? Bakit parang naripasan ng gutom? Siguro, tinira niya pati yung pagkain ng pusa. Hindi, mga bata. Kaya nga itako, kakailanganin niyo pa rin ako dahil ito ang isinumpang Camposanto. Na kung sino man ang pumasok ay nilulukuban ang mga mahihina, ang espiritu at kalooban. Ngunit nagtataka sila dahil ayon naman sa itsura ni Mang Bokyo, ito ay napaka-imposible dahil likas itong matatag sa pananampalataya at malusog ang pangangatawan. Subalit, ika nga nila, hindi sa lahat ng oras ay magiging matatag ka. Sino nga bang makakapagsasabi kung hanggang saan ang iyong katatagahan? Isang maliit na tuldok sa iyong kalooban ay madali kong gagawing malaking putas. Napakadaling sirain ang tao. Parandamin, mapusok, mahihina. At
sa lahat. Mga galit. Alin kaya dito ang naging daan para ako ay makapanghimasok sa pangit na lalaking ito? Pumorma na sila Islaw at Potpot. Hindi malaman ang kanilang gagawin dahil hindi basta lamang ang kanilang kalaban. Katawan pa rin ito ni Mang Pokyo. Kung kaya, kailangan nilang mag-ingat. Ngunit, sa kabilang banda ng lumalabong diwa ng albularyong matanda, pilit itong lumalaban sa kung ano mang lumulukob dito. Pilit iniisip, papaano ito? Papaano ito naging mahina? Nasa kanyang malalim na pag-iisip ay saka lamang niya naalala. Dahil noong umaga, bago sila lumikas ay nagkausap sila ni Lola Maming na dito naramdaman ng matandang albularyo ang kanyang ikalawang pagdurugo ng puso. Ayun! Sinasabi ko na nga ba? Sino nga ba ang makapagsasabi? Sabagay, karaniwan sa mga lalaki, ang mas pinanais na lamang ang maging tahimik. Kinikimkim, inililihim ang bawat sakit at dagok pagkabigo. Sino kaya ang kanyang iniirog? Dapat ko itong pasalamatan at purihin. Teka, ito na. Graulo, lumayas ka sa katawan ko. Teka, hindi pa ako tapos. Lumayas ka. Huwag kang magulo. Layas, hindi pa ako tapos. Lumayas ka. Teka. Diyan ka lamang matanda. Magmula ngayon, akin na ang katawang ito. Ano pa kaya ang kanyang sikreto? Teka. At tila pilit hinahalukay ng lumukob na demonyo ang bawat sulok ng pagkatao ng matandang albularyo. Bawat tagpo, mga alaala, mga sikreto. Nang biglang natigilan ang demonyo, napapangisi. Mukhang sa lahat ng aking nakitil na buhay ay dito ako pinalad at sa akin ka pa bumagsak, Pokyong Albularyo. Oh, ano mga bata? Mahirap ba? Hindi nyo kayang saktan ang matandang ito dahil natatakot kayo. Mahigpit na napakuyom na ng kamao sila Islaw at Potpot. Hindi nila maaaring saktan ang katawan ng matandang albularyo dahil ang tangi nilang kalaban ay ang nasa kanyang kalooban. Mangbokyo, natagan niya po ang iyong sarili. Labanan mo po ang Diablo. Huwag po kayong magpapatalo. Makinig ka, Bokyo. Lakasan mo ang iyong pananampalataya. Makinig ka sa mga batang ito. Lumaban ka. Tila nasa loob ng isang makapal na hawlang gawa sa kristal ang diwa ni Mang Bokyo. Unti-unting humihina ang mga tinig ng kanyang mga kasama at wala itong magawa. Unti-unti nang pumupusyaw ang mga alaala na sa pagkakataong tuluyan ng manaig ang pagsanib ay hindi na nito pag-aari pa ang kanyang sarili. Ngunit isang boses
ang tila nagpalakas sa kanyang kalooban. Ang isang pamilyar na tinig ni Bokyo! Bokyo! Lumaban ka! Lakasan mo ang iyong kalooban! Hanapin mo ang liwanag sa iyong katauhan. Makinig ka sa aking boses. Sundan mo! Bokyo! 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 Hoy, Bokyo! Ano? Sumunod ka! Huwag kang pipikit! Hanapin mo ang sentro ng iyong liwanag. Sundan mo! Nasa kabila ng lahat ay heto si Islaw. Ito ang nagpapahatid ng mahiwagang mensahe sa kaisipan ni Mang Bokyo habang nagliliwanag ang kanyang mga balintataw. Nagwiwika ito ng mga hindi pangkaraniwang salita na sa pagtanggap ng albularyong matanda ay iba ang kanyang mga nakikita. Na dito ay bumalik ang kanyang alaala kaninang umaga. Kailangan niya itong matawid. Kailangan niyang tanggapin ang masakit na eksena. Maraming salamat, Bokyo. At nagbalik ka. Maraming salamat, kaibigan. Labis pala itong nasaktan dahil sa pagtugon ng iniirog na hindi inaasahan. Masakit talaga eh. Hanggang friends lang daw kami. Sakit kaya nun? That hurts, you know. Tagal-tagal ko na nag-aantay eh. Bumalik pa ako galing Maynila. Dapat nga artista na ako ngayon eh. Pero dahil sa kanya bumalik ako. Ay, smiyo naman oh. Ah, teka. Bueno, kung ganun pala eh, lubusin na natin ang sakit. Hoy, Chablong Chismoso! Gusto mo ng sakit, di ba? Sige! Ito! Pagbibigyan kita! Yeah! Inipo nito ang kanyang buong lakas upang sandali itong makawala sa pagsanib na tila tanikala! Mga bata! Gawin niyo na! Ngayon lang to! Bilisan niya na! Yeah! Ano? Ano ang kaya mong gawin, Bokyo? Wala! 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 Wala na! Akin na ngayon ang katawan mo! Lahat ng ito ay akin! Tumigil kayo! Sabi niya eh, sa kanya na pala lahat eh. Kung gayon, labog ka ngayon sa amin! Sabay-sabay na sumugod ang dalawang paslit upang wakasan ang paghihirap ng matandang albularyo. At dahil ika ng demonyo ay nasa kanya ng pag-aari ang katawan ni Mang Bokyo, ay ito ang makararamdam ng lahat ng ito. Ang sakit At tuluyan nang humihina ang kapangyarihan ng demonyo sa katauhan ni Mang Bokyo. Matinding gulpi ni Sabog ang tinamo ng Diablo. Pinagpasapasahan ito nila Islaw at Potpot. Ayaw mong umalis dyan ha? Ang kapit mo to! Pinando po! Ako naman! Erap Estrada! Tama na! Ito naman! Bruce Lee! Aray! Ako naman!
Rudy Fernandez! Buhay ko! Kayo! Boom! Tama na! Tama na! Teka! Ito pa! Edith Garcia! Ito ba't hindi? Panchito! Sakasabay na lumukso ang dalawang pasli at binigyan ng buong lakas na sunto nila Islaw at Potpot na may kaakibat na kakaibang kapangyarihan ang tinamo ng mapanlinlang na Diablo. Lumalis ka! Nakatawan ko ng Pokyo! Tama na! Tama na! Sumalpok ang mukha nito sa may lupa, tuluyan ng nanghina at di nakaporma. Sa gitna ng usok at alikabok, dahan-dahang bumabangon ang matandang albularyo. Bagsak ang balikat at marahang tumitindig mula sa kanyang pagkakayuko. Alistong pumorma ang dalawang paslit, nag-iingat, naniniguro kung kanila bang nagapi ang Diablo ng kasakiman at pandilin lang. Subalit, isang nakangiwing ngiti ang ipinamalas ni Mang Bokyo habang dahan-dahang itinataas ang daliri. Isang senyales na sila ay nagtagumpay. Sa kabila ng mga bukol nito sa kanyang mukha, isang tagumpay. Nang biglang lang. Yeah! Tapos ka na! Ala! Mag-antoy! Bakit po? Itutuloy!